tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang, Luha. Ate, dumating na ang visa mo galing kay Kuya. Makakapunta ka na sa Australia, ate. Patingin nga. Oh, ate ha, huwag kang makakalimot pag naroon ka na. I-petition mo rin ako, ha? Ano ka ba? Oo naman. Pero mauuna muna sina inay at itay. Tapos, tatawagin kanila doon. Ha? Bakit? Hindi ba pwedeng ikaw na lang? Mahihirapan at matatagalan ang pagpunta mo doon kung ako ang tatawag sa'yo. Kaya, sina inay at itay ang bahala na sa'yo. Ah, ganun ba? O sige, kahit sina itay o inay, ang importante ay makakarating din ako sa Australia. Anak, pupunta ka na ng Australia. Umaasa kami ng iyong inay na hindi mo kami makakalimutan. Itay naman, mahal na mahal ko po ang pamilyang ito. Wala akong hindi gagawin para sa inyo. Bali, salamat naman kung ganoon. Pagdating ko doon, sabay ko kayong ipetition ni inay. At kayo nang bahalang tumawag sa kapatid ko, ha? Ay, ngayon pa lamang ay nakikita ko na ang malaking pagbabagong mangyayari sa amin ng inay mo at kapatid mo. Ngayon pa lang gaganda na ang buhay natin na matatamasa namin dito. Ikaw ang naghamo sa amin sa kahirapan. Itay, mga magulang ko kayo. Sino pa ba ang tutulungan ko, kundi itong pamilyang ito? Ay, nagpapasalamat kami ng inay mo dahil nagkaroon kami ng anak na mag-aahon sa amin na kahirapan. Huwag lamang tayong makakalimot sa puong may kapal, itay, para tuloy-tuloy ang grasya. Alis na yung anak mo. Bay, natutuwa ako at hindi magtatagal. Tayo rin ang susunod. Ay, nako. Mapipetisyon. Oo nga. Sinabi mo, gaganda na ang buhay natin sa pamamagitan ng anak mong yun. Matitikman na rin natin ang mapagkain hindi natin natikman dati. At mapupunta na ang mga lugar na sa panaginip ko lang nararating. Ay, tama ka. Eh, mabuti na lamang at si Rumel ang napangasawa ng anak mo. Mabait si Rumel. Unang tingin ko pa lamang sa kanya, ay banaag ko na ang kabutihan ng kanyang kalooban. Teka, hindi ba't may padala yung anak mong balikbayan, Max? Buksan mo na't na makita natin kung ano yung laman at kung ano yung para sa atin. Ate? Oh, Angie, napatawag ka. Gusto ko kasing mag-review para madali akong makapunta dyan pag nakapasa ako. Oh, sige. Magkano bang kailangan mo? Ipapadala ko dyan kaagad. Sige, ate ha. Pangako mo yan. Dadalin mo ako dyan sa Australia, ha? Oo, sabi. Ang kulit mo naman. Pero syempre, sina inay at itay muna ang mauuna. Eh, pinapaalala ko lang sa'yo, ate. Baka nakakalimutan mo. Syempre, narariyan ka na sa Australia eh. Pwede ba naman ganon? Mga pamilya ko kayo. Siyempre, ikaw at sina inay at itay,
lagi kong nasa isip. Basta, ipanatag nyo lang ang kalooban nyo. Ikaw din, mag-aral kang mabuti. Tamang-tama, graduate ka ng nursing. Pagtatawagin kita, madali lang yan ang trabaho dito. Ano? Pagtatawagin na ako ni na Itay at Inay, ang tagal pa nun, no? Ano ang tagal? Ito nga't ipapadala ko na ang papers ni na Itay at Inay para makarating na sila dito sa Australia. Kaya tiis-tiis muna, ha? Kumusta? Kailan darating ang mga magulang mo? Sa susunod na linggo, nandito na sila. Mabuti naman nang muli kayong magkita-kita, magkakasama na magkakapamilya. Maraming salamat, ha? Salamat saan? Sa pagpetition mo sa kanila. Ano ka ba naman, Alice? Mga magulang mo sila, dapat lamang na magkakasama kayo. Napakabait mo talaga, Romel. Asawa kita. Dapat ko lamang ibigay sa iyo ang nararapat. Yun ang wedding vows ko. Ang paligayahin ka. Alagaan at mahalin ka. At bahagi ng pagmamahal na yun ay pasayhin ka sa pamamagitan ng pagdadala ng mga magulang mo dito para magkakasama kayo. Napakabuti ng kalooban mo, Romel. Nambola ka rin, no? Teka muna. Yun palang mga prutas sa ref, ilalabas ko para makakain tayo. At maihanda ko na rin. Bakit? May bisita ba tayo? Wala. Wala tayong bisitang darating. Gusto ko lamang pagsilbihan ang aking pinakamamahal kong asawa. Anak, bukas na ang flight namin ng nanay mo. Opo nga, Itay. Bukas na ang flight ninyo. Makakarating na kayo ni Inay sa Australia. Maiiwan ka namin dito sa bahay. Kaya ikaw muna ang bahala dito, ha? Opo, Inay. Pagbubutihin mo ang pag-aaral mo. Hindi nagkukulang ang ate mo sa pagpapadala ng tuition fee mo para sa pagre-review mo. Kaya wag mo siyang biguin. Mag-aral kang mabuti at nang magkaroon ka ng magandang buhay tulad ng ate mo. Hindi na ako magre-review, Inay. Ha? Bakit? Hindi ko naman kailangan mag-aral kung naroon ako sa Australia eh. Anong hindi mo kailangan mag-aral ang sinasabi mo? Dapat eh mag-aral ka nga lang mabuti dahil hindi biro ang sasahurin mo kung isa ka ng nurse sa Australia. Asawa ko, sa wakas, narating ko rin ang lupaig pinapangarap ng bawat Pilipino. Ang ganda-ganda dito sa Australia. Ay, oo nga. Kaya lilibutin natin ang buong Australia. Australian na ako ngayon. Anong Australian ang sinasabi mo? Australiano na ako. Nakarating ka lang ng Australia. Australiano ka na. Oh, hindi ba? Ay, yung malugang mo. Naririnig kong sinabi niya minsan na sa telepono, Australiano na siya. ang citizenship lamang niya ang tinutukoy niya. Hindi siya mismo, hindi ang kanyang pagkatao. Nay! Yung anak mo. Maligayang pagdating mo, Inay. Kanina pa ba kayo dumating? Nako, kakarating lang namin, anak. Ang ganda-ganda dito, pati ilpok nito. Opo! Pakalaki. Maganda nga dito sa Australia. Sumakay na po tayo sa kotse para makauwi na tayo sa amin. Tatayo na, Manay. Thank you.
Angie, yung pinapangarap mo at lagi mong kinukulit sa akin, mapapasa kamay mo na. Kaya nga ate, kung alam mo lang ang pinaggagawa ko nang mahawakan ko ang visa paper ko. Bukas na ang flight mo papunta dito sa Australia. Alam mo ate, naglulundag ako sa tuwa sa nangyaring ito sa buhay ko. Biruin mo, dati ay pangarap lamang, pero sa makalawa ay nasa Australia na ako. O, yung sinabi ko sa'yo na dapat mong dalhin, ha? Naka-impake ka na ba? Oo naman, ate. Basta ikaw, isang salita mo lang, hiruinyada kita. Sus! Nambola ka na naman. Papunta ka na nga dito. Binobola mo pa ako. Hindi, ate. Totoo ito. Ah, sige, babay na. Ha? Natawag na ako ng kuya mo. Sige, bye! Okay, bye! Oh, maligayang pagdating, anak. Itay, inay? Oh. Eh, natutuwa kami ng itay mo. Oh. At nakarating ka na dito sa Australia. Naririto na tayo. Magpasalamat tayo kay Romel. Dahil sa kanya, ay nagkaroon tayo ng pagkakataong makarating sa lugar na ito na pinapangarap ng maraming Pilipino. Nay, wala yata ang ate. Eh, kararating lang ng Kuya Romel mo galing sa biyahe, kaya hindi nakasama ang ate mo. Eh, ano naman kung kararating lang ni Kuya Romel? Anong kinalaman ng pagsama niya sa inyo para sunduin ako? Eh, siyempre, para asikasuhin niya ang bayaw mo. Hmm, masyado namang pabebe ang Kuya Romel. Sige, tara na po kung ganun. At ako'y napagod sa biyahe. Sweetheart, pinahiram mo pala ng pera ang kapatid ko. Ha? Ah, oo. Pero hindi biro ang laki ng halagang pinahiram mo, ha? Wala yun. Kapatid mo naman yun, eh. Kahit na. Malaking halaga na yun. Pinaghirapan mo ang halagang yun. Eh, nangako naman siyang ibabalik niya, eh. Hindi mo na sana pinautang. Eh, total may trabaho na siya. Kaya na niya ang sarili niya. Eh, humingi siya ng tulong, kaya ako siya tinulungan. Oo nga, pero marami ka ng tulong na nagagawa sa kapatid ko. Ah, hindi bali, sisingilin ko na lamang siya. Angie, kailangan na namin ng Kuya Romel mo yung pera. Sisingilin na sana kita. Ano ba naman yung asawa mo? Hindi makapaghintay. Naniningil agkagad. Angie, huwag mo namang pagsalita ng ganyang Kuya Romel mo. Totoo naman ah. Hindi ko naman tinatakbuhan ang utang ko na yan. Kung makapaningil, akala mo kung hindi na may babalik sa kanya. Bakit? Kailan pa ba ang utang mong yon? Medyo matagal-tagal na rin. At saka may trabaho ka. Nagipit nga rin ako eh. Ano ba naman yung asawa mo? Hindi makapaghintay eh. Angie, unang-una, alam mo, hindi ang Kuya Romel mo ang naniningil sa'yo, kundi ako mismo. Ano? Ikaw mismo? Oo, ako mismo. Asawa niya ako, kaya ang pera niya, pera ko rin. At dahil kailangan na rin namin ng pera,
Ibalik mo na. Pinagtatakpon mo lang ang asawa mo. Ang sabihin mo, maramot yung asawa mo. Ano? Maramot yung asawa ko? Oh, hindi ba totoo naman? Ang damot-damot ng asawa mo, hindi man lang makapaghintay sa utang ko? Pagkatapos niya kayong papuntahin dito, yan pa ang sasabihin mo? Maramot ang asawa ko? Anong siya ang nagpapunta sa akin dito? Ang inay at itay naman ang nagpetition sa akin dito, ha? Ang itay at inay nga ang nagpetition sa'yo dito. Pero ang Kuya Romil mo ang gumastos naman para makarating ka dito. At hindi rin ako makakarating dito kung hindi dahil sa asawa ko. Tandaan mo yan, Angie! Sinisingil ka na ni Romil sa utang mo? Oho, ipinarating pa kay ate. Gusto lamang pala akong singilin eh. Ako, sinabi pa kay ate. Ang walang hiya. Magpapautang, pinagkakalat pa. Ano ba yung pinag-uusapan ninyong mag-ama, ha? Yung kasing malugang mong magaling. Sinisingil na si Angie. Bakit naman hindi kayo sisingilin? Utang ninyo yun. Utang yon dapat ninyong bayaran at huwag kayong magagalit. Baka ako gabihin mamaya. Matulog ka na. Huwag na akong hintayin. Sige, basta mag-ingat ka palagi. Oo, para sa'yo. Ha? Kuya Romel! Lumabas ka dyan! Ha? Ang kapatid mo yun, ha? Bakit kaya? Dito ka lang. Ako ang haharap sa kanya. Angie! Ano ka ba naman? Dala-dala mo pa yata ang pagiging iskandalosa mo dito. Hindi ka man lang kumatok ng mahinahon. Nasaan ang asawa mo? At anong kailangan mo sa asawa ko? Mangungutang ka na naman, ganun ba? Angie, bakit? Ang kapal naman ng mukha mo. Maniningil ka rin lang. Ipapangalandakan mo pa. Ano? Kung hindi mo ipinangangalandakan, paano nalaman ni ate? At bakit mo naman tinatanong, Angie? Ano ba ako ng bayaw mo? Hindi ba't asawa niya ako? Wala ba akong karapatang malaman kung ano ang ginagawa ng asawa ko? Lalo na't pera ang pinag-uusapan dito, ha? Sige! Kampiyan mo yung asawa mo, ang yabang-yabang! Hoy! Kung may mayabang dito, hindi ang asawa ko, kundi ikaw! Wala kang utang na loob. Nakarating ka lang ng Australia, yumabang ka na! Kinakalaban mo pa ang taong tumulong sa'yo. Wala kang utang na loob. Kaya ngayon din, lumayas ka sa pamamahay ko! Lumayas ka! Ang walang hiya kong kapatid. Hindi man lamang ako tinulungang maayos ang papeles ko. Naroon pa sana ako ngayon sa Australia. Ang ganda-ganda sana ng buhay ko doon. Ngayon, saan ako titira? Naibenta na namin ang bahay namin. Dahil sa pag-aakala namin sa Australia na kami, panghapang buhay titira. Oo, kumalik na ako. Narito na ako sa upo kayo. Teka. Si Steve, tama. Lalapitan ko at hihingi ako ng tulong sa kanya. Steve! Yes? Sino po sila? Steve! Si Angie ito! Oh, ikaw pala. Sige, may iwan na kita dito. Tinga pala, salamat na lang sa pagpapakulmo sa akin noon. Ha? Huh?
umalis na siya. Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Kanino ako lalapit? Wala na akong alam na malalapitan. Anong gagawin ko ngayon? Paano ako uli mabubuhay? Paano? Maaaring mabayaran ang pera na napapahiram sa atin. Subalit, ang utang na loob ay hindi kailanman mababayaran. Ang taong hindi marunong dumingon sa pinanggalingan ay hindi magkakarating sa paroroonan. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang kwento na ipinampok namin sa linggong ito. Dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kaisara ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.